Philippine officials will meet with Facebook executives next week to discuss the takedown of dozens of pages and accounts based here in the country. Interior Secretary Eduardo Año says the meeting will focus on how social media can help the government fight fake news and misinformation. But what happens when misleading news come from the government itself, like how a military official was seen to be red-baiting actress Liza Soberano? Joining us now on the show is Gabriela Partilis Representative Arlene Brosas. Good morning, Congresswoman Brosas, and thank you for joining us this morning. Good morning, Christian. Good morning to all. Okay. Let's talk about the implications of this Facebook post made by General Parlade. So he made it clear initially that that people should not red bait Liza Soberano. But he also issued a warning to the actress and other celebrities against being part of your organization. How do you respond to this? Actually, we are not surprised, no? Kasi ginagawa naman talaga ng military yan for how many years na, no? Palagi nilang sinasabi, pero hindi naman nila kami maiyan sa korte. So, ibig sabihin, wala silang ebidensya. Those are all lies. Kaya ganun yung kanilang ginagawa. They resort to red tagging sa public, vilification, and everything. No? So, pero itong case ni Liza Soberano, this is different eh. Kasi ibang klase yung ginawa sa kanya, lalo na in public. No? May veiled threat na para bang, ang tawag po namin dito, mansplaining eh. Yung mga kababaihan ay sinasabihan kung ano ang kanilang dapat isipin, dapat gawin, dapat marinig, dapat makita. So, violation of the rights ng ating mga kababaihan para sila ay makapagsalita. Okay. For the record, we invited General Parlade to this interview but we didn't get a reply. Now, for the record also, is Gabriela or Gabriela Youth recruiting Liza Soberano to be a member? Actually, I do not have, wala po akong information if the Gabriela Youth is recruiting her as a member. Pero ang alam ko lang, she was invited for a talk on the webinar about the Girl Child, kasi Girl Child Month po ngayon eh. So, definitely, may mga activities ang Gabriela on that. And well, kami naman, we have not talked personally with Liza Soberano, no. So hindi po namin siya kinakausap pa. But in your case, would you like her to be part of Gabriela Youth? Yeah, why not? Because we have so many members in Gabriela na in the entertainment industry also, no. So, marami po 'yan ever since naman kilala kami kahit na sa 20 years na track record ng Gabriela for pushing for legislative measures na importante po sa mga kababaihan. Marami ang mga artista, mga personalities, mga nakasama namin in this mga iba't ibang, marami po kasi kaming advocacies eh, katulad ng occupational safety and health standards. Tapos nag-push din tayo ng maternity leave law, expanded maternity leave law, anti-rape amendments. Tapos nag-push din tayo na equality for women and men, no, mga amendments to the pagre-repeal ng mga batas na kailangan nang i-repeal natin, yung Magna Carta of Women. So for years talaga, maraming mga interested ng mga kababaihan sa atin. Sumasama at nakikipag-collaborate and everything. Okay. Now you were also mentioned in the statement by General Parlade. He said that shame on you and your party if you haven't informed your recruits about your hidden violent agenda. And this was in the context of if you become part of Gabriela, you will become a member of the New People's Army later on. Is this true? That's the problem with with AFP officials na nagaganyan ano. Wala silang ebidensya, hindi naman sila actually dapat dinimanda niya na lang ako in court kasi ganyan ano. Kasi
actually, yung recent nilang ano, recent nilang demanda sa Supreme Court, it was dismissed. It was about, you know, kay Congresswoman Sara Elago, and ang sinabi nila doon, kidnapping yung case niya, pero apparently wala naman silang ebidensya, kaya ang nangyari, dinismiss ng korte. Ngayon, ginagawa to sa akin, ginagawa to sa aking organization at grupo, wala rin naman silang maipakita sa amin. Wala naman silang proof, wala naman silang anything. So ang ginagawa lang nila, vilification. Plus, Christian, I would like to say, no, ano ba yung conditions na meron tayo here in the Philippines? Ano? Meron tayong state of impunity talaga eh. Kasi ever since 2001, actually ang data namin, ever 2001 ito eh, meron tayong hanggang 2019 November lang ha, pag-usapan natin kung ilan talaga yung human rights mga pinatay. But before we go to that, Congresswoman, I'd like you to respond directly to that allegation by General Parlade. If you become a member of Gabriela or Gabriela Youth, eventually do you become a member of the New People's Army? No, of course not, 'di ba? Kasi ano siya eh, ano tawag dito, ang aming partido ever since 20 years, nakita niyo naman, sa iba't ibang mga larangan nandoon ang Gabriela. Kahit saan po na larangan nandoon ang Gabriela. Okay. Now how about this other allegation? Because basically, you mentioned the term mansplaining. This is how a lot of people saw that post by General Parlade. But they also mentioned that there should be an education for the celebrity targets of your organization. Because according to him, Gabriela Women's Party is actually the malayang kilusan ng bagong kababaihan. And it's just masquerading as Gabriela. How do you respond to this? Hindi po. Iba po yun. Magkaiba talaga siya. No? Nakita niyo naman, iba yung terms na ginamit. Iba din yung Gabriela Women's Party. So, definitely, it's different, diba? Kami po, we have legitimate issues. We are in the parliament. And we've espoused so many causes for women. That is enough para ipaliwanag po na iba yung Gabriela Women's Party. And we are educating people about it, diba? Yeah. So, speaking of education, let's talk about the intricacies of these organizations. Because under this current atmosphere that we have now, it seems like it's quite easy for people to lump together different groups under one category. So, you have the underground movement, you have the armed movement, which is, of course, doing something illegal because that is against the law. But how about the organizations that are participating in the parliament, legitimate cause-oriented groups, especially even if they are left-leaning? I mean, how do you differentiate them? How do we do differentiate? Yeah. Oh, yung sabi ko nga kanina, we have a track record, ano? Kasi we do not know kung ano yung iba pang mga organizations. Pero kami, we have a track record of 20 years of doing this legislative measures nga. We have the VAWSI, the Anti-Trafficking in Persons. We have the Juvenile Justice Welfare Act. We participated in those. Nakikita nyo naman kami at very above board lagi, no, ang aming ano. Even sa mga protests, we also participate in the protests kasi we also have the right to dissent. Definitely. And guaranteed constitutional right naman natin yung lahat na yon. The free speech, di ba? And free press and free freedom of expression. We do that sa Congress. And lahat ng mga interpellations, speeches, etc., lahat po yan, ano eh, merong mga researches, meron tayong mga data, meron tayong mga pinagbabatayan. Okay. Now, how could this impact, for example, groups such as yours? Because you know that we had a party list law in 1995, and one of the intentions of the Constitution when it was drafted in 1986 and of course adopted in 1987, in introducing that party list opportunity was to also encourage groups such as yours to participate in the parliament. Now, given the immense red baiting which is happening now, how do you think this could affect that particular intention or wisdom behind the party list law? Actually, we are being targeted talaga. Hindi naman na kami nagugulat dyan eh. Kasi they want us out.
of Parliament. As much as possible, yung may mga critical and siguro mga merong mga iba, no, na pagtanaw kaysa dun sa majority, and iba yung actually yung iba yung ano eh, iba yung opinions, iba or opposite, no, yung in the opposition, kami talaga yung target for that. Kasi bakit? Kasi kami yung kami yung nagsasabi ng katotohanan, ano yung nangyayari sa mga marginalized, ano yung nangyayari sa mga mahihirap, ano yung causes ng mga peasant natin ngayon, ano yung mga kalagayan, yeah, ng magsasakamang isda but I think, at mga marginalized. But I think the accusation against group like yours is that you are front organizations of the underground movement. You've heard this many times, and you're using, yes, funding coming from the government, which you get as a part of these organizations, to support the underground movement. How do you respond to that? Actually, wala, those are baseless allegations. Ano? Wala pong katotohanan, wala din silang maipakita na ebidensya, wala din silang puro hearsay, puro sinasabi lang. Kahit po ano eh, hindi, it won't hold water, no? Kaya we have to talk about kung ano yung talagang causes namin, di ba? Okay. So, wag nilang i-divert yung mga issues and very, very legitimate issues, no, lalong-lalo na ng Gabriela Women's Party. Okay. Now, we know that we now have the new Anti-Terrorism Act of 2020, which strengthens the Human Security Act of 2007. Do you think this could affect your chances in 2022 in the party list election, given the idea that your group might easily be designated as a terrorist organization, and that could predictably affect your campaign for the 2022 party list election? Is this a concern of yours? Yes, of course. Tinatarget talaga kami, sabi ko nga eh, from the start, tinarget talaga kami. And ito, sa tingin namin, gagamitin talaga for us with kung itong anti-terror law, no? Na this was particularly designed para hindi magsalita, no, magkaroon ng chilling effect, lalong-lalo na doon sa mga very, very vocal and very, very forward na magsabi kung ano ang mga kakulangan, kailangang baguhin ng government na ito, no? We say truth to power eh. So talagang kami yung target dito sa isang state, no, na may impunity, yun yung kanyang ginagawa. All the laws and mechanisms para hindi na magsalita yung mga tao, lalo na yung mga kritiko and those with dissenting opinions. Okay. But how are you preparing for that? Because this might happen. You now have the Anti-Terrorism Council having that power to designate individuals and groups as terrorist organizations or terrorists. So, I mean, what if this is used against, what if Gabriela is designated or other members of the Makabayan Bloc? How basically are you preparing for that possibility, especially during the campaign for 2022? Actually, we are doing our job. We are continuing yung mga causes na kailangan. Kasi hindi pwedeng magpa-intimidate ka eh. Kailangan, you have to fight back. For example, you have to say what you need to say. Kailangan mong gawin yung mga bagay na ginagawa mo. You have to organize, no? You have to enlighten people. You have to educate the people kung ano yung condition na meron tayo. Mahirap nga lang ngayon, Christian, sinasabi ko nga kasi meron tayong 781 killed na mga human rights defenders, meron tayong 629 political prisoners, meron tayong 3,130 individuals arbitrary arrests, no, and subjected to illegal arrest. Tapos kaibahan ng Duterte administration, Christian, ngayon ang ginagawa nila, ang harassment, may reprisal from the authorities. They have money. They have so much money, funding para dito sa pag-atake, no, sa mga human rights defenders, para sa mga peace advocates, para doon sa mga ino-oppress. Okay. So, matindi to, no? Now, speaking of reprisals, do you think Liza Soberano is in a bit of danger following this warning or statement on Facebook coming from General Parlade? Well, definitely. Kasi, di ba, nakita naman natin yung mga cases ng nakaraan. Under this administration, Zara Alvarez was
killed. No? Siya ay human rights defender, siya ay dumulog sa korte, sa Supreme Court, in fact, ng writ of amparo, pero hindi siya pinagbigyan. At yun nga, recently siya ay pinatay. So may mga cases, ano? Plus, gusto ko lang banggitin din, meron kasing mga iba pang mga cases. For example, kahit na yung mga, what do you call this, in the justice system. For example, si RTC Judge Jeanette Gaminde, sa Camarines Sur, sa Nokin. Siya ang nag-remand. Ni-remand niya yung case ng Gabriela Women's Party because yung case, walang ebidensya. Ang isa sa mga leader ng Gabriela Women's Party, si Jenna Grampa, dahil kinasuhan ng mga gawa-gawang kaso. Ganun din, si Manila Prosecutor Havencia Senados, he is the one who released the Pride 20, yung nagmarcha po sa Menjola. Kasama siya, yung Pride 20 was released by this Manila prosecutor. Siya ay minurder din, ambush sa Manila. Kilala po siya na tumutulong sa mga mahihirap. Mm. Si Judge Mario Anacleto Banyes sa Ilocos Sur po ito, siya ay nirelease niya naman si Rachel Mariana, isang health worker na babae. Si Ben Ramos, Attorney Ben Ramos, pinatay sa Negros, yeah. Siya ay attorney, okay, ng Sagay Massacre, mga sagay na magsasaka. Mm-hmm. So, may mga cases tayo ng kung saan yung vilification, saka yung mga red tagging na ginagawa, nag-endanger talaga. But in this case, General Parlade made it clear that he was not red-baiting Liza Soberano. Is that enough assurance? No, may bail threat siya eh. So parang right after niya sabihin yon, sinabi niya rin, no, na technically, parang pinabrand mo yung tao na she will do this, so therefore, ganito yung mangyayari sa'yo. Ganun yung ano niya. Okay, now speaking of that warning, he mentioned, General Parlade mentioned Josephine Lapira. What exactly happened to her? Let's refresh the memories of our viewers regarding Lapira. The 22-year-old former student of UP Manila who was killed in an encounter in Batangas. Yes. Oo. I believe nakita ko rin yung mga reports niyan. Actually, you cannot bar the person kung ano yung kanyang mga opinions. And definitely, hindi mo siya madidiktahan. You cannot do that, di ba? So, ano man ang mga decisions niya, it was her own decision, no? O di kaya yung iba pang mga sumama, yung iba pang mga nakasali, no, na dating mga miyembro ng Gabriela Women's Party, hindi mo sila pwedeng diktahan kung ano ang iisipin nila at gagawin nila. Definitely. So that is why sinabi nga namin, you can't mansplain yung mga tao. If they believe in it, if they know kung ano yung gusto nila, ano yung kanilang gagawin, and malaya po sila kasi garantiya 'yon sa atin ng constitution kung ano yung ating mga we have the freedom of thought, we have the freedom of expression, we have that. Yeah, of course. So, yung nangyari kay Joel Lapira, dahil estudyante siya ng UP Manila, she decided to go to the mountains at doon ay ipakita yung kanyang talents or whatever, diba? But she began as a member of Gabriela Youth. Isa siya sa mga miyembro, pero kami din naman, marami kaming miyembro kahit sa ang mga hindi rin naman namin sila mapipigilan kung gusto nilang sa security sector din or kung saan man or kung ganyan, marami kaming history niyang ganun. What do you mean, security sector? For example, kapag may hindi namin siya mapipigilan, halimbawa kung magpo-police or mag-doctor or mag-anything, di ba? But we, in the Gabriela Women's Party, nandito kami to espouse yung aming mga causes on women, di ba? Yeah. On social justice, yeah. On... explain to them kung ano ang kalagayan na meron tayo sa Pilipinas. Yeah, because of course that is the libertarian view in terms of promoting social justice, but we also need to talk about the other side, because despite this veiled threat that you described to refer to the Facebook post of General Parlade, there are also those who saw that post as some sort of a parental advice or fatherly advice to a very young woman
regarding what could happen to her, the dangers that lie ahead if she proceeds down this route. And we also know that there are a lot of parents who are also concerned, legitimate as your advocacies are, but there are also parents who are very much concerned about what might happen to their children if they become part of left-leaning organizations such as Gabriela. How do you respond to this? Actually, sabi ko nga the more na hindi mo pwedeng i-bar yung information, no, sa tao. So, anuman yung mga information na nakukuha niya, it is her right also, her or his right, no, na malaman yung lahat ng mga nangyayari sa bansa. Actually, hindi siya my take on General Parlades at fatherly advice, sa totoo lang, he doesn't need to . Kasi yung tao naman, meron siyang sariling decision niya, meron siyang, lalo na sa mga kababaihan, you don't need to tell them that, no? You don't need to explain to them that, kasi meron nga silang mga sariling opinion at sariling ano. At yung kung concern niya yon, well, concern niya yon, pero hindi naman yun kailangang sabihin niya na parang in a veiled threat dun sa kay Liza Soberano. And for that matter, ganun din sa mga magulang na nag-aalala, you have to give your children the credit, no? If they have all the proper information, then they will decide kung ano yung mabuti para sa kanila, saka sa lahat. Okay, Congresswoman Arlene Brosas, thank you for joining us this morning. Thank you. Maraming salamat, Christian.